Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito, kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. The International League. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga lumabas na nga ang siyang dapat lumabas. At itong si Mr. Yo Takashi ang naging coach na nga ng kalaban. Kaya naman dito nga Ansay, Bungshuhoku High School, mag-ingat kayo. Sapagkat ang kaalaman ko ay tinuro lamang ni Takashi at ngayon wala na akong pakinabang sa kanila. Hahayaan na lamang nila ako na parang basura. Ngunit pakiusap, talunin niyo sila. Talunin niyo ang magkapatid na yan na ubod ng sama. Wika nitong si Coach Daredevil dito kay Coach Ansay at dito ngaya. Kahit na hindi ko pa yan sabihin Daredevil, tatalunin namin ang mga yan. At huwag kang mag-inaso, hindi para sa iyong laban na to. Doon ka na, bagi sa iyo basura. Huwag kang magalala, susunod na rin sa iyo ang mga amo mo. Pare-pareho lamang kayong walang kwenta. Wika ng galit na si Coach Ansay at dito nga yan. O siya, tima. Line up the player. Ha, be aggressive. You know the drill. The Death Note player by Mr. Yo Takashi. Well, out now. We can itong si Muya at dito nga. Ano tong play na gagawin nila? Ang Death Note play? Ano ang pakay nyo? Wika ni Miyagi nang biglang umatake nga itong si Muya at iniwan nga itong si Miyagi sa bike cross ng napakabilis para dito kay Mitsui dito nga. Grabe, sobrang bilis niyang umatake. Nakakainis, napakahirap pigilan. Wika ni Miyagi dito nga. Tama ka, ito ba ang Death Note play? Ililista niya lahat ng ating pangalan upang sa ganun iwan ng isa-isa. Wika nito nga si Mitsui nang biglang isang behind the back pass nga ang kanyang kinawa para dito kay Eagle Eye Izuki. Ngunit dito nga, huli kita, behind the back pass pa. Wag na ano? Hindi yun pasa. Wika ni Rukawa dito nga. Wow! Ang ganda nun, grabe. Fake pass gamit ang behind the back. Wika
gaano mga tao at dito ngay. O ano, iwan ka ba? Ha? Iwan na iwan? Sa tingin mo, ha? Sa tingin mo, ganun na lamang kadaling ma-check ang aking pasa? Well, na, wika ni Muya ng biglanga. Isang napakagandang Hugo step nga ang kanyang ginawa. At iwan nga itong Sakuraki at ito nga si Akagi. Kaya naman, grabe! Grabe, isang Hugo step ang tumapos sa lahat. Sakuragi at itong si Akagi ay napasabay ng gusto. At tignan nyo, iwan ng 5 sa Death Note Play. Wika nito nga si Coach Ansay at dito nga ay sadyang isang easy slam dunk na nga lang ang ginawa nitong si Muya. Kaya naman dito nga ay grabe, grabe! Ang ganda ng play, talagang binigyang potensyal ang Ace. Ngayong hinahabol nyo na ang yung hininga, hahabulin naman kayo ni Muya. Sariwang sariwa, grabe, napakaganda. Hell to the king, wika nitong mga tagahanga nila at dito nga. Well, that's the Death Note play. Linista kayong 5 sa aking libro at dito nga'y sawi at patay kayo. At itong si Alpha, si Mr. Smith at Yutakashi ang magiging ulo ng lahat. Wika nitong si Muya samantalang dito nga'y hawak-hawak na nga nitong si Ryota Miyagi ang bola. At dito nga'y marahan at kalmado nga lang niyang tinitimon ang kanilang opensa. At dito nga'y biglang ang pinasa ang bola dito kay Sakuragi. At pagkapasa ng bola ay dali-dali nga talagang umatake para sa gitna ng biglang. Well, Black Pigeon, Dark Pigeon, I'm Mr. Yotakashi, and I command you to do the Black Cage Play. The Black Cage Play, wika nitong si Mr. Yotakashi. Dito nga'y biglang ang kinulong itong si Anamichi Sakuragi dito sa gitna at tumayo nga ang lahat. At dito nga'y grabe, grabe ang depensa. Inipit siya nitong si Zack Silver at nitong si Izuki. Papaano makakagalaw ang isang Hanamichi Sakuragi dyan? Wika nitong si Mr. Kenji Fujima. Kaya naman, kumawala ka na. Sa lalong madaling panahon, mahihirapan ka dyan. Kumawala ka na, wika ni Ayako. At dito nga'y minsan, wala pang taong nakawala sa aking black cage. Yan depensang pang matibay. Depensa na para bang nasa Bartolina. Wala kang makikita kundi kadiliman lamang. Wika nitong si Yotakashi nang biglang humanda kayo. Bubuwagin at bubuwagin ko to. Eto na ang bangga ko. Wika ni Sakuragi. Dito nga'y, diba, walang nangyari, kawawa ka lamang o aking pamangkin na sadyang, napaka-traidor na rin gaya ng kanyang ama, ang aking kinaiinisan, kinasusuklaman na pamangkin, wala kang nagagawa sa aking black cage. Wika nitong si Mr. Yotakashi. Dito nga'y ipasa mo na ang bola sa Uraki. Akin na muna. Wika ni Rukawa. Dito nga'y paumanhin Rukawa, paumanhin sa lahat. Ngunit hindi ko kayang ipasa ang bola. Sobrang hirap. Wala ako makita. Wika nitong Sakuragi ng biglang 24 seconds violation. At ito'y kinumit ng Shuhukot Sakuragi. Ngayon, posisyon ako po na ng Dark Pigeon. Wika ng referee at committee. Kaya naman dito nga'y
dito'y makikita at masusukat na ang aking kakayahan bilang coach. At dito'y masusukat na rin ang kakayahan ng aming malalaro. Ang buong inakala ko kami maglalayag, ngunit mukhang tatagalid pa ang bangka. Wika nitong si Coach Ansay, mukhang kakalabasan nito. At nangyana ibangan natin susunod na bahagi.